solid na kidlat lang kailangan ko. Isa lang. Mabubuhay ko na yung kalaluwa ko. Kidlat pa! Kidlat pa! Francine? Old-fashioned girl. Eh, ano itong ginagawa natin? Basta. Saan kita halikan? Tapos dito. Ayos yun, ha? Specific. Aray! 60 seconds. 1, 2, 3, 4. Dali! Okay, 1, 2, 3. Ba't tayo gumana? Oo, ano? Tayo gumana. Tayo gumana. Ayan, oh, excited pa naman ako. Ano ba? Tignan mo sila. Okay naman, ha? Cray, cray. Oh, kamusta check-up mo, girl? Eh, hindi nga ako sa doktor pumunta, di ba? So, ano nakita? Apa results, eh. O, ba't di mo na-i-chika kay Third, pati kay Red? Huwag na. Mag-aalala mo mga yan. Lalo na si Third, alam mo naman yun. Tsaka, pakiramdam ko naman kasi wala lang to. Okay. So, wala lang pala yan. Eh di, ako na lang magsasabi sa kanila. Huwag na nga sinabi. Maka ako sa akin, hindi mo sasabihin sa kanila. So, anong gagawin natin? Iipunin mo na lang yan. Tapos, bigla na lang siyang sasapog. Ano yung narinig ko, sumabog? Mawalang ganang lumayas kayo dyan. Puro kayo kalokohan eh! Puro kayo kalokohan! Ang kalat-kalat na nga ng bakuran ko, ganyan pa yung ginagawa ninyo, ha? Ano ba yung ginagawa nyo? Bottle rocket po, Miss Pating. Ay, siya nga. Pati nga eh, oh. Ito ba? Pati nga. Sige na, pati nga. Akin na. Ay, ano ka ba? Titignan ko lang. Ah, ito pala yun. Makakagawa ka pa ba ng isa rin? Siyempre, Miss Pati. Kami pa nito eh. Ano pa bang pinaka-importanteng pyesa para gumawa ng bato? Toto. Iyan mo sa akin, Tay. Yan. Miss Pati, ito. Ito pala.
Okay. Spating! Spating! Yan! Diba? Hindi ba makakagawa pa kayo ng isang water rocket, diba? Nagkakalat kayo dito sa bakuran ko. Hirap na hirap na ako maglinis. Ha? Eh, paano ako sumabog sa water rocket? Tumawa doon sa mga oras. Isaalaga ako. Paano? May tumawag sa akin kanina. May bago na naman tayong case. Oy, may bago tayong case, ha? Meron daw mga nawawalang dalaga sa isang subdivision. Meron daw mga halimaw na gumagala paggabi. Miss Pating, ang freaky naman nun. Oo, talagang freaky. Kaya pupuntahan natin yung bukas, okay? Meron akong pinsan doon na barangay Tanod. Okay? Miss Pating, isa rin kayong halimaw. Halimaw. Mercy! Wala po! Wala po! Lipitin nyo na yan! Pwede mo bang itinali sa akin ang nararamdaman mo? Parang ang bigat ng nararamdaman ko sa tuwing may na-encounter kami ng halimaw. Parang hindi ko makontrol yung sarili ko. Kasi ang bigat sa pakiramdam, ang bigat ng katawan ko, hindi ko magalaw. Nagsimula po ito pagkatapos ako sa pia ng isang dalawang. Habang tumatagal, lalang lumalala. Pinsan ko, dito daw tayo dumiretso. Saan na ba yun? Ay, yun! Whoa! Man, it's all good. Man, it's all right. Man, it's all good. Elsa! Elsa! Oh, guys. Pinsan ko, si Bibi Bisugo. Hi. Elsa Patin, Bibi Bisugo. Asa si Tina Tawilis? Merong Tina Tawilis nasa taan. Bakit? Sina ba? Parang ang babata pa nila. Hindi naman po. Tita, sure ba kayo na barangay Tanod siya? Excuse me, bakit ba maganda ako, hindi na ako pwedeng maging barangay Tanod? Dahan-dahan ka sa panalita mo, ha? May problema ka ba, boy? Wala, wala. Sumut, tamakan ka nitong Arnis ko. Hi! I like you already! I'm Lani! Hi, Lani. Kilala na kita. Charlie, Red, Third, tama ba? Apo. Tara, lusubin na natin ang mansyong ito. Teka, bakit po?
Eh kasi, suspect yung may-ari nito. At balita ko, mga psychic kayo. So ano ang sinasabi ng mga psychic abilities ninyo? Tara na! Eh, tigo, sandali po. Di ba dapat hindi tayo gumagawa nito? Di ba dapat police? Ay, tinawagan ko na sila. Ayaw nilang maniwala sa akin eh. Kagabi nga, may nabiktima. Dalaga rin eh. We must act now! Sino sila? Ay. Doc! Huli ka na! Alam na namin ang lahat. Sumama ka sa amin! Ito ka lang, sandali, sandali! Sumama ka na para walang gulo! Doc Ralston! Charlie! Kakilala mo itong mga to? Opo. Magkakilala kayo? Sigurado ko ba masakit mo sa mga patulong? Kung sa bagay, isa naman akong paranormal scientist. Simulan natin sa pagkuha ng blood test. Kaya mo siya kinakampihan, no? Siguro magkasabwat kayo. Sandali lang, baby. Magkasabwat yan! Baby, sandali lang. Isi ka lang. Miss Patin, magkamag-anak nga talaga kayo. Ano sinasabi mo? Ha? Teka lang. Baka gusto ninyong magmerienda na lang muna tayo sa loob. Tapos, pag-usapan natin ang mahinahon. Merienda? Oh, game! Merienda! Ayun! Ako yung suspect sa mga nawawalan dalaga. Ah, ma'am, lilinawin ko lang po sa inyo, ha? Ah, at sa inyo, busy akong tao. Lagi lang ako nandito sa bahay. Dahil meron mga research na pinagkakabalaan. Eh, sino kasama mo dito sa bahay? Ang sabi ng mga kapitbahay mo, may narinig daw silang ingay at ungol pagkagabi. Sino kasama mo dito? Alam nga naman ikaw lang mag-isa. Siyempre ako kasama niya dito! Sino ka? Ang sigurado, ang nurse. Ang personal assistant ni Dr. Ralston. Nurse? Talaga? Bakit? Ano akala mo? Akala ko kasi ikaw yung may kailangan ng nurse eh. Bihira. Kailangan tayong handa ng merenda, maangal ka pa. Goryo. Goryo, maupo ka muna rito. Lapit ka rito, ha? Kakaya naman sa mga bisita natin. Iwanan mo na lang to dito, okay? Paminin po, Doc. At puntahan mo yung alaga natin sa baba na aso. Aso? Pero tayong aso, Doc? May aso tayo, Gloria. Opo, meron nga po. Nandun po sa taas. Sa baba. Sabi niyo nga po, sa baba. Ikandado mo, ha? Ikandado mo mabuti kasi nangangagat yun. Baka makagat pa itong mga bisita natin. Piramis kasi yung aso. Nakakagat ko lagi eh. Apo, Doc. Ngayon na po, Doc. Bukas. Gusto mo? Ngayon na po. Sige po, Doc. Pamanhin mo. Pamanhin. Sige. Gusto namin inspeksyonin itong mansya ninyo. Sige po, ma'am. Malaya kayo. Kung makakatulong ito sa investigasyon, pwede. Ako, pabalik muna ako sa aking research at maiwan ko muna kayo dito, ha? Kain kayo, ha? Masarap yan. Sige, pwede kayo mag-ikot-ikot. Charlie, bakit mo siya kailangan? Nagpatulong na ako sa kanya mag-research. Speaking of research, ayan si Doc. Namatayan niya ng fiancé. Car accident. So, ano plano natin? May naisip na akong plano. Pero bago yan, naghahanap po na akong CR. Saka na dyan ko. Paparating yung malakas na thunderstorm, ah. Oo nga eh. Freaky!
yan? Fear is in the eye of the beholder. Red, huwag ka matakot. Parang hindi ka nila makita. Ang dali lang naman to. Pag nakaayos na sila, pwede na lumabas ulit. Huwag ka nang maingay dyan. Ay naku ma'am, ang kulit mo. Sinabi mo maingay. Pag marinig nila kayo, hindi nila kayo pwede makita eh. Okay, okay, okay. Sandali na, ito na. Pwede na, tulog na, sandali na lang. Matay, pipilit-bit. Eli na, tulog na, sandali na lang. Ang matay, pipilit-bit. Katawan mo. Kaluluwa mo na lang kailangan ko buhayin. Isang malakas na solid na kidlat lang kailangan mo. Isa lang. Mabubuhay ko na yung kaluluwa mo. Guys, may nagpakita sa akin ng mga multo. Sabi nila, si Tok na yung serial killer. So guys, what are we waiting for? Let's go! Tara na! Miguel! Asa kamay! Oh! Ito! Nakataas na! Bitawan mo yung hawak mo! Bakit? Anong gagawin mo? Babatrin mo ako na arnis? Oh, sige! Bababa ako na! Pero kailangan ko isang malakas sa kidlat! Ito na yun! Ito na yun! Kitak pa!
nangyari? Bakit palpak na naman? Ginawa ko na lahat ng ritual. Sinunod ko lahat na sinabi ni Rajin. Si Rajin, yung Thunder Demon? Oo. Oh, bakit? Anong ibig sabihin nito? Baliwala lahat ng pinatay kong tao? Binigay ko yung pagkatao ko para maging tao to. Baliwala yun! Wow. Para siya yung creature ni Dr. Frankenstein. Pangalan natin siya Frankenstein or Frankenstein. Ano ka? Buong ka naman magulo. Halika na dito. Teka lang, tinitingnan ko lang. Dok, kung tinamaanan ng kidlat si Francine, edi hindi na rin tatablan ng taser yan. Oo nga, no? Masasamang bagay. Pero, alam mo, pagdating talaga sa pag-ibig, minsan, may mga magagawa kang mga maling bagay. Ang totoo niyan, isa akong leading scientist sa larangan ng human anatomy. Kapartner ko sa trabaho, si Francine. At siguro sa buhay na rin. Araw nung kasal namin, namatay kasi siya eh. Nagkalasog-lasog yung katawan niya. Tanging mukha na lang niya yung natitirang buo. Halos pabaliw ako nun. Sarili ko sa trabaho. Total, buo pa naman ang utak niya. Kaya lang, sadyang imposible pa rin. Doon ko nakilala yung demonyong yun. Si Regine. Inutusan niya ako na pumatay ng mga dalagita tapos gagamitin mga parte ng katawan nila. Pero bahala. Pabalik daw niya sa akin si Francine. Kaya lang, nung nabuhay na si Francine, parang may nagbago sa kanya. Parang
Parang wala na siyang kaluluwa. Nilin lang ako ng demonyong yun. Pero huwag kang mag-alala. Iisahan natin siya. Gagamitin ko ang lakas ng kuryente para buhayin ang utak ni Francine at ibalik ang kaluluwa niya. Look, magkaiba ang kaluluwa sa utak. Alam niyo yan. Alam ko buhay pa si Francine. Nararamdaman ko. Ang kailangan ko lang gawin, ipaalala sa kanya lahat. Paano po kung hindi gumana yung plano niyo? Kailangan makusaksakin sa puso. Ha? Huh? Do? Kasama yun sa kasunduan namin ng demonyo na kapag nabuhay si Francine, mamamatay lang siya kapag tumigil ang tibok ng puso ko dahil iisa lang ang puso namin dalawa. Alam ba to? I want to give this ring to you for better or for worse. Naalala mo na ako? Oo, naalala kita. Talaga? Diba, may kasunduan tayo. Nabubuhayin ko si Francine. O ayan! Binuhay ko na siya! Pero ako ang nasa loob! Patawarin mo, hindi ko nasolusyonan yung problema mo. Pero naalala mo ba yung ginawa kong blood sample sa'yo? May nadiscovery ako na may dark energy na nanalantay sa katawan mo. Malakas. Malakas yung dark energy. Napakalakas. Dok, may sumabi po sa akin. Dok, paano kayo matatanggal? Dok? Dok. Na naman tayo. Bigat ng case! Alam nyo, kawawa din si Doc eh. Pero mali na pumatay siya, no? Ako nang bahalang kumausap sa mga pulis kung anong gagawin kay Doc, kay Goryo at sa mga bangkay ng mga dalaga. Okay. Charlie, ano kaya sinasabi ni Doc tungkol dun sa dugo mo? May nararamdaman ka ba? Uwi na tayo.
napapansin kakaiba sa mukha ko? Bakit? Meron ka bang bagong makeup? Ano ka ba? Tara na nga! Tigil na muna yan! Adventures namin. At sino pa ang mga taong darating sa buhay namin? Excited mag-pictures? Bukas pa ang piyesta, kuya. Kung nagpapakit ka lang sa mga dancers ko, pwesta ko, hindi ako nakukyutan sa'yo. Kuya, chill ka nga lang. Igitiklan ko ng pictures dyan sa gilid, eh. Wala akong pakialam kung nasa gilid ka, nasa tulo ka, nasa tuktok ka, o kahit nasa kabilang planeta ka pa. Pag hindi ka tumigil sa pagkuha ng pictures, ako mismo kukuha ng buhay mo. Incendes? Ah, gusto mo kuha na ng buhay, ha? Ganyan, gusto mo kuha na ng buhay. Gusto mo kuha na ng... Hindi, gusto nyo kumuha ng buhay. Kuha na mo buhay ko? Gusto mo makapag-away dito, okay? Di natin lugar to. Shh, chill, bro. Chill ka lang. Pasensya na po, ah. Visit na ba din yan, oh? Okay, girls, tuloy tayo. 1, 2, 3, go! Okay. Bro, ano ba? Ba't ka kasi na sa gitna? Bro, ang boring, eh. Hindi makuha ng cam ko, layo-layo ko. And besides, ang tagal na natin dito, wala pa tayo ng itang halimaw. Ruta, pati mo nga ako, nakaka-encounter ba talaga kayo? O pinagkitripan mo lang ako? Seryoso kami, bro. For the past few weeks, marami ng taong nawawala. Past few weeks, gawa ng halimaw? I doubt that. Sigurado ako tao dyan, pustahan pa. Ano naman ang container? Tinanggal ko yung gas kanina kasi kala ko problema yung gas tank. Mali pala ako. Buwisit na spark plug pa rin yung problema. Sabi ko naman sa'yo, spark lang talaga yung problema dyan. Ha? Start ka! Buwisit! Mainit ulo, kuya? Ba't kasi ako pa kinuha yung driver ng bulok na van na to? I can't believe I'm doing this for free. Kasi ilang araw pa tayong stuck dito. Wait lang ha! May talent fee ka daw, sabi ni Red. Asa? Napaka-kuripot kaya ng pinsan kong yun. Okay. Madali naman ako kausap eh. Ako na lang pagbabayad sa'yo. Ano? Pero ano ah, kiss lang sa cheeks. Okay lang. After I fix this, I'm gonna get the hell out of here. Like your mom, baliw. Wow! Wait lang ah. Kailangan natin matapos yung case. Ay, mag-start. And it's not my problem. Hindi ka pwedeng umalis. Says who? Hoy! Hindi porkit pinsan ka na rin, mag-iinerte ka na ng ganyan, ha? Hindi porkit cute ka, papayagan kita. Nagiging friendly na nga ako sa'yo, tapos ikaw pa tong umaate. Pag sinabi kong hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng umalis, okay? Wala ka. Ang boring naman dito. Puro pala ka ang nakikita ako. Di ko ba mas okay na lang na huwag niya na ituloy? Buti na lang. Ang cute ng kaibigan ni Red. Ah, sandali lang, ha? Pasensya na muna kayo. Sige. Iho, napansin ko, kanina ka pa kuha ng litrato.
Alam mo ba, sagrado lahat ng mga imahe na yan? Parang di naman kasi yung boring na dito. Sorry ka pa. Boring ba? Totoo lang, hindi boring dito iyo. Masaya nga dito sa lugar namin eh. Pero kung gusto mong kumuha ng mga litrato, palagay ko doon ka nalang sa ibang lugar pumunta. Di ba? Posible yun. Posible pa yun, guys. Huwag dito sa barrio balon-balonan. Pwede pala yun. Tsaka, Kap, teka lang. One question. Pero anong klaseng pangalan yung balon-balonan? Ang boring eh. Parang ganyan lang yung balon-balonan. Ote, diyan ka pa. Pagpasensya na po yung kaibigan namin, ha? Medyo ganun lang po talaga yun. Opo. Loko-loko. Alam nyo, mabuti pa, bukas, siguraduhin nyo na lang na hindi siya makakagawa ng gulo dito sa piyesta namin. Ha? Opo. Akap, itutuloy nyo pa rin po yung piyesta bukas? Abi, kailangan. Baka delikado po para sa lahat ng tao dito. Ah, hindi. Sa totoo lang, Charlie, kahit tanungin mo pa yung mga taga-baryo rito, mas gusto nilang matuloy ang piyesta kasi sagana ang dating ng swerte rito sa amin. Sagana sa lahat ng bagay, pati sa sagana sa lupa. Ha? Huh? Sasayawan niyo yung lupa? Ganun na nga. At dahil ako ang tumataguyod dito sa buong baryo na ito, ako ang magtatanggol sa inyong lahat. Oo, Kap! Lumakad na kayo kaagad nang sa ganon, mahanap natin yung taong hinahanap natin. Sabihin nyo kaagad sa akin nang sa ganon, mahuli natin kung sino man yung Poncho Pilato na yun. Ha? Sige, Kap. Kung hindi, lalangawin itong piyesta natin. Kap. Po. Pagkain nila lang ang napuli. Ay, ganun ba? Ay, teka, titi. Kumain na kayo. Kumain kayo. Sige, kumain na kayo. Kumuha na kayo ng lahat. O, kayo. Magsikain na kayo lahat dito. Halika. Para sa inyo nga pinaghanda talaga yan. Maiwan na kayo. Mabata, tara na. Ay, salami. Sige lang. Okay. Ingat. Para sa inyo lahat yan. Ingat o. Kumain ka na o. Ay, then, naiiyan naman. Pagising aming hinihintay. Biyayang pangako mo sa amin ay ibigay. Ang iyong pagising aming hinihintay. Biyayang pangako mo sa amin ay ibigay. Ang iyong pagising aming hinihintay. Biyayang pangako mo sa amin ay ibigay. Ang iyong pagising aming hinihintay. Biyayang pangako mo sa amin ay ibigay. Yung pagising aming hinihintay. Biyayang pangako mo sa amin ay ibigay. Bukas, mapapatalon ka sa kaba. Nakita na yung mga ibang nawawalang mga tao. Eh, lahat naman pala sila namamasyal lang dito sa gubat. O, edi sorry naman. Parang may mali. Lulukso ang inyong mga puso. Blue? Free accident, bro. Pakiramdam ko kasi hindi ko natago sila. Kayo na naman! Kamahalan! Abulin niyo at kainin niyo na sila! Hashtag parang normal activity. Fright Night. Saturday, 7 p.m. sa TV5.